There's a song in the air. There's a star in the sky. There's a mother's deep prayer and a baby's low cry. And the star rings its fire while the beautiful sing for the manger of Bethlehem cradles a king. There's a tumult of joy o'er the wonderful birth, for the virgin sweet boy is the Lord of the earth. Aye, the star rings its fire while the beautiful sing for the manger of Bethlehem cradles a king. In the light of star lie the ages impearled, and that song from afar has swept over the world. Every heart is aflame, and the beautiful sing in the homes of the nations that Jesus is King. We rejoice in the light, and we echo the song that comes down through the night from the heavenly throne. I will shout to the lovely evangel they bring, and we greet in his cradle our Savior and King. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, at welcome back sa ating Prayer Covenant ngayong umaga. Muli po kami ay nagagalak sa inyong pagdalo sa ating Prayer Covenant, kung saan tayo ay magkakaroon lamang ng simpleng pagbubulay-bulay sa banal na salita ng Panginoon, dahil wala pa rin tatalo sa pagsisimula ng ating mga araw kasama ang Panginoon. So, ang ating topic po ngayong umaga, no, ay nanggaling lamang po sa ating topic kagabi sa simbang gabi, which is yung endurance through tribulation. So Romans chapter 5 verse 3 says, "Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance." So alam ko po kapatid, mga kapatid, ngayong pandemyang ito, ang dami nating hirap na dinanas, no? For the last 2 years na nandito tayo sa pandemic, ang daming physical concerns, financial, spiritual, no, mental, no, ang dami nating dagok, no, na ating naranasan ngayon. Pero at the end of the day, no, we're talking about endurance sa ating buhay ngayong umagang ito. Tayo pa rin ay dapat magpasalamat sa dinami-dami ng ating naranasan sa loob ng 2 taon. Tayo ay nananatiling matatag, tayo ay nananatiling pinagpala, all because our God is strong, our God is stronger than this pandemic, no? So simply lamang po ang ating pag-uusapan ngayong umaga, no? So how can we endure as Christians? Paano nga ba tayo magpupursige bilang mga Kristiyano sa ating buhay, no? So kung sa pandemyang ito, meron po tayo mga protocols, no, para tayo makapag-endure sa pandemyang ito. Kasi in the first place po, kung hindi tayo sumusunod, no, sa minimum health protocols, like wearing yung face mask, wearing dati yung face shield, yung pag-take ng vitamins, yung social distancing, no, hindi tayo makakapag-endure sa pandemyang ito. Pero dahil nga sumusunod tayo sa minimum health protocols, tayo po ay nakapag-endure sa pandemyang ito. So the same goes din po sa ating Kristiyanong pamumuhay. Para po tayo ay makapag-endure, meron din tayong protocols na dapat sundin. So unang-una po dyan is keeping our eyes on God. So Proverbs chapter 16 verse 3 says, "Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans." Matthew 6 verse 33 says, "Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need." So mga kapatid, unang-una po,
keep your eyes on God. No? Unahin natin ang Diyos, isentro natin lahat ng ating gagawin kasama ang ating Panginoon, at ang Panginoon ang magso-sustain sa atin at magpapalakas sa atin, no? If you remember conversation ni Paul and Timothy, no? Sa aklat ni Timothy, no? Sabi ni Paul, "I have fought the good fight, I have completed the race." No? So the same goes for us, mga kapatid. Ang Kristiyanong buhay ay isang karera, no? Tulad ng mga runners, tayo rin ay tumatakbo, no? Sa karera ng buhay. Tulad ng mga runners, yung mga runners, mga kapatid, no? I was able to experience already yung pagtakbo, no? Yung sa mga fun runs, sa mga races, no? Like yung mga 5 kilometers, 10 kilometers, no? And personally, no? Lalo na sa ganun din sa ibang runners, kung hindi ka magfo-focus sa goal mo, no? Kung hindi ka magfo-focus sa finish line, panghihinaan ka talaga ng loob eh. Kasi makikita mo yung mga kasama mo, pagod na. O kaya yung mga kasama mo, hindi mo na alam kung nasan kasi napag-iwanan mo na, or ikaw yung napag-iwanan na. No? And then makikita mo parang ang layo pa ng finish line, parang hindi ko kakayanin. No? So ganun din tayo as Christians, no? Kung titingnan natin yung mundo, ang daming problema, kung titingnan natin yung mga... yung kapwa lang natin, titingnan natin parang pagod na rin sila, no? Titingnan natin parang ang layo pa, parang hindi ko ma-overcome tong problem na to, no? Mapanghihinaan talaga tayo ng loob at hindi natin matatapos ang karera ng buhay. Pero kung katulad ng mga runners, naka-focus sila sa goal nila, the same goes for us Christians. Nararapat lamang po na mag-focus tayo sa ating goal. Ano po ba ang goal natin bilang mga Kristiyano? Of course, ito ang mapunta, makapiling, makapaglingkod sa ating Panginoon. So kahit anumang problema ang ating danasin, kapatid, kung alam natin na ang end game natin ay para maranasan ang walang hanggan at radikal na pagmamahal ng ating Panginoon, hindi ho tayo mawawala ng pag-asa, hindi ho tayo mapanghihinaan ng loob, dahil alam natin sa dulo ng lahat ng ito, sa dulo ng lahat ng ating naranasan, nandyan ang Panginoon upang akapin tayo at upang sabihin, "Well done, good and faithful servant." Ikalawa at panghuli, mga kapatid, keep ourselves spiritually healthy. So going back, no, sa analogy natin, mga kapatid, kung ang mga runners, hindi sila kakain ng mabuti, hindi sila magte-training at mag-exercise, hindi sila magiging, hindi sila magkakaroon ng physical nourishment na magbibigay sa kanila ng ability na mag-endure dun sa karera nila. So the same goes for us Christians, kung hindi tayo magkakaroon ng spiritual nourishment, hindi tayo makakapag-endure sa ating buhay at hindi tayo makakapag-endure sa ating pananampalataya. So saan po ba tayo kukuha ng spiritual nourishment? 2 Timothy chapter 3 verse 16 says, "All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work." And 1 Corinthians chapter 1 verse 18 says, "For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." So para sa atin, no, mga kapatid, no, bilang mga Kristiyano, para magkaroon tayo ng spiritual nourishment, unang-una po dyan is makuha natin, no, makuha natin yung nourishment sa pamamagitan ng ating Panginoon, no, sa ating pagpapalakas sa atin ng ating Panginoon. At wala nang iba tayong pagkukunan nito kundi sa Bible, no? So of course, hindi lang yung Bible, hindi lang po nilalagay sa altar or nilalagay lang sa ating bookshelf or nakalagay lang sa ating cellphone, no? Katulad ng pagkain, no, kahit gaano kasarap yan, kahit gaano ka-healthy yung pagkain na yan, kung iyan ay hindi natin gagalawin o hindi natin i-consume, hindi rin ito makakapagbigay sa atin ng lakas. So the same goes din, no, sa ating mga Bibles, hindi ito makakapagbigay
ng nourishment kung hindi natin ito babasahin at gagamitin. So again, mga kapatid, number one, keep our eyes on God. Number two, keep ourselves spiritually healthy. So at the end of the day, mga kapatid, let me just leave you with this. If God brings you to it, God will bring you through it. So kung ano mang problema, kung ano mang hirap ang ating nararanasan ngayon, asahan natin na kasama natin ang Panginoon na magpupursige at tutulong sa atin upang malampasan ang lahat ng ating problemang kinakaharap ngayon. Again, God will never leave us nor forsake us. So aking imbitahan ng lahat na sumama sa akin sa panalangin. Hallelujah Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na pinagsama-sama niyo kami sa prayer covenant na ito ngayong umaga. Ikaw ang magsilbing lakas namin sa aming buhay. Ikaw ang magsilbing aming gabay, Panginoon, at patnubay upang kami makapag-endure sa aming buhay at sa aming pananampalataya at sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay ngayong umaga, Panginoon. Yakapin mo kami ng iyong walang hanggan at radikal na pagmamahal, Panginoon, at ikaw ang magsilbing gabay sa amin, umaga at sa aming mga gagawin ngayong araw. Ito lang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy nating pasalamatan at purihin natin ang ating Panginoon Diyos sa mga biyaya na Kanyang ibinigay sa atin, yung Kanyang pagdatal. Ito ay sagisag ng Kanyang pag-ibig at biyaya. Darating ang ating Panginoon Diyos at ang hamon ko sa inyo, ilagay natin ang Kristo sa puso natin. Umibig tayo sa kapwa sapagkat ito naman ang dulot ng Kanyang pagdating. Inibig niya tayo sa kabila ng ating mga pagsalansang. Halika, samahan mo ko sa diwa ng panalangin. O banal naming Diyos na makapangyarihan, kami ay nagpapasalamat. Nagpupuri kami sa biyaya na iyong ibinigay sa amin sapagkat sa loob ng ilang mga panahon na nagdaan, tunay na nandito ka sa puso namin. Ipinagdiriwang namin ang iyong pagdatal, ang Emmanuel, sapagkat araw-araw ay nararamdaman at nararanasan namin ang kahulugan ng Pasko para sa amin. Hindi mo kami pinabayaan. Binibigyan mo kami ng pangangailangan. Araw-araw ay lagi ka naming kasama. Kaya nga, O Diyos, aming panalangin sa pagtatapos ng aming debosyon sa napakagandang umagang ito, ay patuloy na samahan niyo kami at iparanas niyo sa amin ang diwa ng iyong pagdatal, ang tunay na kahulugan ng iyong kapanganakan na sa gitna man ng problema na pinagdadaanan ng bayan at ng personal na buhay namin. Meron kaming pag-asa at ang pag-asa namin ay ang pagdating ng aming tagapagligtas. Dalangin ko din, O Diyos, na igawad mo ang kagalingan sa lahat ng merong mga karamdaman. Bigyan mo ang lahat ng mga merong mga pangangailangan sa buhay personal at bigyan niyo ng tugon ng lahat ng mga pangangailangan ng mga pamilya at individual, lalo sila na nasa lanta ng bagyong Odette. Yung mga nasa Visaya na ngayon ay kasalukuyan pa rin nagre-recover sila, O Diyos, ang kanilang pinagdadaanan dulot ng bagyo sa nakaraan ay samahan at patuloy na ingatan at bigyan niyo sila ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Magpapanimula na po kami at ang aming inaasahan ay ang iyong patuloy na bendisyon, ang pag-ibig, kalinga, biyaya at ang kahulugan ng iyong kapanganakan ay sa amin sapagkat sa araw na ito ay pinagdiriwang namin ang pagdatal ng aming Panginoong Diyos sa buhay namin. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo.